Choco mucho Flying Titans, pangmalakasan ng lineup. Pero bakit all out sa kanilang first game? Saan nga ba sila nagkulang? Dikit at intense ang naging laban ng Petrogas Angels sa Choco mucho Flying Titans. Nauwi ito sa ilang extended sets dahil walang gustong bumitaw at magpatalo. Pero nanaig ang paninindigan ng Angels na depensahan ng kanilang PVL Reinforced Conference title. Pinataob nila ang CMFT in 3 straight sets sa scores na 27-25, 25-22 at 28-26. Di nga umubra ang angas ni Bea De Leon at Tina Wong sa ipinakitang performance ng PGA. Naghalimaw naman ang imports ng dalawang team na sina Lindsay Van Der Wide ng Petrogas at Odina Alieva ng Choco Mucho. Nagpamalat sila ng kakaibang lakas sa atake, mapaunahan man o maging sa back row. Tila namamaril ang dalawa kapag pinapalo na nila ang bola. Kapansin-pansin ang kakaibang arm swing ni Van Der Wide. Para niya kasing ikinakasa ang kanyang braso bago niya hambalusin ang bola. Explosive din sa Odina Alieva dahil dumadagundong at dinig na dinig kung gaano kalakas ang pagkampas nito sa bola. Maganda nga ang naging laban at tuwang-tuwa dito ang mga fans. Pero bakit nga ba kinapos at natalo ang CMFT in 3 straight sets pa? Gayong malakas ang kanilang import at maganda ang ipinakitang performance ng kanilang team. Well, dalawa lang ang nakikita kong dahilan kung bakit sila natalo. Una ay ang decision making ni Coach Oliver at pangalawa ay ang settings ni Dina Wong. Supposedly ay dapat pangunahan ng coaches ang kanilang team to bring up the best in them. Pero parang kabaligtaran na naging kapalaran ng Choco Mucho sa kamay ni Coach Oliver. Ilang taon na nating nakikitang maglaro ang CMFT pero niminsan ay hindi pa ito nakatungtong sa finals. Marami tuloy ang nanghihinayang sa impressive output ni Cap Tolentino. Sa laban nila kontra Petrogas ay ilang beses siyang nagpalabas-pasok ng players. Di man lang tuloy naginit ang iba. Isang error ay papalitan na agad niya ito. Kahit ang double sub para magkaroon pa rin ng 3 spikers ng kanilang team ay maaga niyang tinatapos. Di niya din makuhang palitan si Dina Wong kahit panangangarag na ito sa loob ng court. Speaking of Dina, sa aking palagay ay isa siya sa naging dahilan kung bakit hindi man lang nakapanalo kahit isang set ang kanilang team. Kapansin-pansin kung gaano napagod ang kanilang import na si Olieva kahit pa 3 sets lang ang inilaro nito. Tama naman na kailangan mong i-maximize ang iyong reinforcement para makapagambag ng maraming points. Pero dapat ding alalahanin na hindi lang siyang spiker mo sa loob ng court. Kahit pa meron siyang 3 spikers sa front row, ay kay Odina niya pa din sineset ang bola na nasa back row. Isa pang dahilan kung bakit tila maagang napagod ang kanilang import ay dahil sa inconsistent sets ni Wong. May ilang sets na masyadong dikit sa net, ang iba naman ay masyadong nakabuka at kadalasan ay kailangan mag-adjust ng kanyang spikers. Di naman siya nahihirapan mag-set dahil maganda ang reception at diggings ng kanyang team. Pero nakapagtala lamang siya ng 9 excellent sets out of 91 attempt. Kung tutusin ay malakas ang CMFT ngayong conference, powerful ang kanilang import. Meron silang decent floor defense at reception thanks to Denden Lazaro at Des Cheng. Maayos din ang kanilang blockings, malalakas at matalino ang kanilang spikers. Kung magiging maayos lang ang pag-coach ni Coach Oliver, ay kaya makaabot ng CMFT ng finals. Hiyo pa ng fans, si Jem Ferrer na dapat ang gawing starting setter. Anong iyong opinion? Mag-comment na sa ibaba. Ito ang Hype Volleyball PH, ang bago mong kakwentuhan sa usaping volleyball ng Pinas. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, bye-bye!